channel po. Again po, Tantan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa channel po, guys, please subscribe po and hit the notification bell para updated po kayo sa mga next na videos po natin. Ayun po, guys, for today's video po, yung gagawin po nating DIYs, Peony Flower. Speaking of Peony Flower po, ito po yung DIY na medyo mahirap gawin. Kailangan natin ng extra time para magawa po yung DIY na to. And hindi natin matatalim yung video, guys. Umpisa na po natin. Let's start po. First step po tayo, guys, is magkakat tayo ng crepe paper. Ito pa rin po yung gamit natin sa DIY natin, guys. Ayun, meron na tayong nakakat actually. Yung size po ng crepe paper natin, yung pinaka petals po ng peony flower natin is about 3 and 2 inches po. 2 inches po yung lapad at saka 3 inches po yung haba niya. And yung gagawin lang natin, guys, is ipo-fold lang natin to into half. Ayan. Then magkakat lang tayo dito sa gitnang part. Ayan. Nang parang naka-wave po. Ayan, ganyan. Yung labas po ng pinaka upper part po ng ng petals natin is ganyan po yung labas niya, guys. Ayan, ganyan na siya. Then next step po natin is stretch lang natin tong yung gitnang part niya. Ayan, ganyan po. Itong gitnang part lang po yung stretch natin para makuha po natin yung desired shape niya. Ayan, ganyan dapat po yung pinaka shape po ng petals natin, guys. Yan siya. Sa isang flower po pala ng peony, guys, kailangan natin ng about 24 to 25 pieces po na petals para mabuo po natin yung isang flower. Kasi sa peony flowers po, guys, yung pinaka flower niya is siksik po yung petal, parang rose po yung labas niya. I-twist lang natin tong bottom part, ganyan. Dapat yan po yung pinakalabas ng petals natin. Ayan siya. Since marami po yung kailangan natin, ayan, may mga naka-ready na po tayo. Ayan na sila. And guys, next step po natin is yung pinaka-center part po ng peony flower natin. Yung gagamitin natin is same lang din po dun sa pinaka-petals. Pink pa rin po na crepe paper. Yung gagawin natin is magkakat lang tayo ng about 24 inches po ng crepe paper. Ayan, ito na siya, guys. Then ipo-fold lang natin siya. Yan po. Hanggang sa medyo lumiit siya, guys, para madali na natin siyang ikat. Ayan. Then ikakat lang natin tong gitnang part niya. Hanggang dito lang po, hanggang dito lang. Hindi natin siya puputulin. Tapos magkakat lang tayo ng about 1/2 inch po. Yan, ganyan siya. Then sa dito sa pinaka-edge niya, sa upper part po ng petals, is magkakat tayo ng pa-wave, ganyan. Babawasan natin siya ng maliit lang na part. Same lang din dito sa pangalawa po. Same size lang din yung ikakat natin, yan. Ganun din po yung gagawin natin, guys, is magkakat tayo na dito sa pinaka-edge niya. Kung ano po yung ginawa natin dito sa una, ganun din po dito sa pangalawa po. Hanggang sa maubos natin to, matapos natin to. Yan. Ayan na siya, guys. Ito na po yung labas nung pinaka-center part po ng peony flower natin. The next step natin, guys, is stretch lang natin to. Yan. Parang naka-curve po siya. Lahat po ng petals na to dapat naka-stretch po siya, guys. Ayan po. The next step po natin, guys, itong pinaka-edge niya, itong edge po ng petals natin, stretch din natin siya. I-open lang natin siya ng konti para lumaki po yung pinaka-edge niya, guys. Yan. Lahat po ng petals na to.
Yung pinaka-stem po nung ano nung peony flower natin is ito pa rin yung gamit natin, floral wire. Pwede rin tayong gumamit ng alambre, yung medyo malaking size po ng alambre para maganda po yung ano pinaka-stem po ng flowers natin. Ayan, kakabit na po natin yung ano pinaka-petals niya, guys. Tuglo lang natin dito sa ano sa dulong part po ng ano ng floral wire natin. Then ikakabit na natin tong pinaka-center part niya po. Ayan. Dapat yung naka-bend po, dapat papasok po siya para siksik po tingnan yung pinaka-petals natin, guys. Ganyan po. Ganyan dapat siya. Ito yung ano yung wire natin. Dapat naka-ganyan siya, guys. Yan. Then ika-crumpled lang natin siya. Paikot po sa pinaka-wire natin. Ayan po. Ito na po yung pinaka-labas niya, guys. Secure lang din natin siya. Tatalian lang natin din siya ng ano ng floral wire para mas maganda po yung kapit niya, hindi siya matanggal sa pinaka-stem niya. Ayan po, ito na po yung ano pinaka center part po ng ano ng peony flower natin, guys. The next step po natin is ikakabit na po natin, guys, yung mga petals. Ayan. Itong mga ginawa nating mga petals kanina, kakabit lang natin siya one by one po. Paikot dito sa pinaka-center part niya. Ayan po. Ayan. Dapat makuber natin siya. Yung pinaka-center part na to, makukuber natin siya ng pinaka-petals natin, guys. Ayan siya. Yan po yung labas niya. Then next natin is yung second na ano na petals. Ayan, yung pagkabit po ng second na petals, sa alternate po dun sa pinakaunang ginawa natin. Yan. Etong in between nito, dito tayo maglagay ng pangalawang petals natin. Kung ano po yung ginawa natin dun sa una, ganun din po yung gagawin natin sa ano pangalawang petals natin, guys. Yan. Hanggang sa maubos natin yung ano 24 to 25 pieces na petals, makabuo na tayo ng isang flowers po. Then guys, tapos na po yung pinaka-flower po ng peony. Ayan na siya. Sa peony flowers, guys, yung pinaka-petals niya po is siksik. Kaya yun po yung ginawa natin. Ayan siya. Ito na po yung pinakalabas po ng peony flower. And next step po natin, guys, is yung ano pinaka-stem niya. Since maliit lang po yung stem niya, as usual, lalagyan pa rin natin siya ng, ano, ng scratch paper para lumaki po yung pinaka-stem niya, guys. Ito na po yung labas niya, guys. Next step natin is itong part na to, lalagyan natin ng cover to para maging totoong bulaklak po siya. Yung gagamitin po natin, guys, is itong green na cartolina po. Meron na tayong nakakat. Ayan na siya. Then binend lang natin siya, guys, para maganda po tingnan yung ano, yung pinaka cover po ng ano ng flower natin. Ayan. Ikakabit lang natin siya dito, guys, sa lower part niya po. Ayan, paikot lang natin siyang ganyan. Ganyan po. Yan po yung labas niya, guys. Ayan na siya, guys. Nakabit na natin. Ayan na po yung pinaka-cover ng flower. Ayan na siya. The next step po natin, guys, is gagawa na tayo ng pinaka-dahon po para mabuo na natin itong peony flowers natin. Sa dahon po ng peony flower natin, guys, yung gagamitin natin is itong bouquet wrapper. Ayan. May nakakat na tayo. Next step po natin, guys, is ipo-fold lang natin siya ng dalawang beses. Ayan.
Ayan po. Din magkakat lang tayo, magpo-form tayo dito ng pinaka-down po ng peony natin, guys. Ayan. Ayan siya. Kahit hindi po siya pantay, okay lang po kasi gugupitin pa natin ulit siya. Kasi ipo-form natin yung pinaka-down po ng peony flower. Babawasan pa natin to. Ayan. The next step natin is i-glue na natin silang dalawa. Ayan, magkapareho po. Ang gagawin natin, guys, is lalagyan lang natin siya ng floral wire dito sa gitna. Then, i-glue lang natin silang dalawa para makabuo tayo ng isang dahon. Ayan, yan na po yung labas niya, guys. Yan po. Eh, guys, ito na po yung pinaka-dahon po ng peony flower. Actually, hindi pa to yung pinaka-final na dahon. Gugupitan pa natin to. Magpo-form pa tayo dito ng, ano, ng pinaka-shape po ng dahon ng peony. Ayan, since basa pa siya, hintayin na lang natin siya matuyo bago natin siya gupitin. Ito na po yung dahon natin. Since malaki pa rin siya, kailangan natin siyang bawasan. Gugupitan lang natin siya, guys. Ayan. Liliitan lang natin siya para mas maganda po tingnan. Ayan po. Ayan, next step po natin, guys, is pagsasama-sama na natin itong dahon. Ayan. Sa peony po kasi, sa isang sanga ng dahon is kailangan natin ng about 5 pieces po na leaves. Ayan, ganyan po. Ang gagawin natin, guys, is ipagsama lang natin itong dalawa. Then, susunod natin yung isang dahon po. Then, sa pinaka-bottom part, yung dalawang dahon ulit. Yan. Ito na po siya, guys. Then, na gagawin natin is i-open lang natin to. Yan. Ito na po yung pinaka-dahon po ng peony flowers natin. Sa isang stem po ng peony flower, guys, kailangan natin ng about 5 to 6 pieces po na dahon. Yan siya. Para makabuo po tayo ng isang buong stem po ng, ano, ng peony flower. Ayan, next step po natin, guys, is ikakabit na natin itong ano, mga dahon dun sa pinaka-stem po ng ang peony flower natin. Ayan. Gagawin natin is i-glue lang natin itong bottom part niya. Lalagyan muna natin siya ng floral tape po. Para maganda po tingnan. Then, ditong part po, ilagay na po natin yung unang dahon. Titwist lang natin siya sa pinaka-stem, guys, para sure na hindi po matanggal yung ano, yung dahon dun sa pinaka-stem niya. Sa paglagay po ng dahon, guys, dapat alternate po para pantay po yung dahon ng peony flower natin. And guys, ito na po yung finished product po ng peony flower natin. Ayan na siya. Then, o-open lang natin itong pinakadahon, guys. Para magmukhang totoo po yung peony flower natin. Ayan po. Ayan na po siya, guys. Ito na po yung peony flower natin, guys. Next step natin is ikakabit na po natin siya. Ilalagay na natin siya sa pinaka patch natin. Actually, may mga nagawa na tayo. Ito sila, guys. Dadagdag lang natin siya dito.
para magmukhang totoo po yung peony flower natin. Ayan na sila, guys. Yan po yung peony flowers natin. Alright, guys. Thank you for watching po. See you on my next vlog. Bye po!